si Shan na naisang martial arts student na nakatira sa Hong Kong. Ang kanyang ama na si Danny ay nagpapatakbo ng isang lokal na restaurant sa araw at gumagawa ng virtual game sa gabi. Namatay ang ina ni Shannon ilang taon na ang nakararaan habang nagmamaneho papunta sa isang airport. Dahil tumanggi ang kanyang ama na ipagmaneho siya noong araw na iyon, sinisisi siya ni Shannon sa pagkamatay ng kanyang ina. Simula noon, ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay hindi na katulad ng dati. Nakatira si Shannon sa dorm ng kanyang paaralan at halos hindi bumibisita sa bahay. May kaaway siyang lalaki na kanyang kaeskwela na nagngangalang Ricardo. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay madalas na inaapi si Shannon. Isang araw, ang mga bully ay nasa restaurant ng ama ni Shannon, nagreklamo sila tungkol sa pagkain na hindi sapat ang anghang. Ayaw nilang magbayad kahit na naubos nilang lahat ang pagkain. Gumanti si Shannon sa kanila at pinilit silang magbayad. Napahiya si Ricardo at inihagis ang pera sa sahig at lumakad palayo. Kinuha ito ni Shannon at iniabot sa kanyang ama na nakamaskot costume. Humingi rin siya ng tawad para sa kabastusan ni Ricardo. Kinabukasan sa paaralan, naghiganti si Ricardo sa pamamagitan ng pagpatid niya sa kapatid ng kaibigan ni Shannon na naging dahilan upang matapon sa sahig ang kanyang pagkain. Hiniling ng mga kaibigan kay Shannon na kalimutan na lang ito ngunit gusto niyang makaganti sa kanila. Kumpiyansa siyang pumunta sa grupo ng mga bully at kumain mula sa kanilang plato. Sa galit ni Ricardo ay umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, nalaman ni Shannon na sinira nila ang kanyang mga damit sa dryer. Araw-araw siyang binubuwisit ng grupo, tumetawa kapag nagugulo siya, laging pinapatid, at naglalagay ng maliliit na palaka sa kanyang lunchbox. Isang lokal na may-ari ng tindahan ang nagho-host ng laban sa harap ng kanyang bahay araw-araw. Nalaman ni Shannon na natalo ni Ricardo ang lahat ng kanyang mga nakalaban hanggang ngayon. Sinamantala ni Shannon ang pagkakataong hamunin siya sa harap ng lahat. Nakipagpustahan pa siya na dapat magsuot ng palda si Ricardo kapag natalo. Si Ricardo naman ay humiling sa kanya na gupitin ang kanyang buhok at magsuot ng damit na panlalaki kung manalo siya. Nagsimula ang laban at nagpatuloy ng ilang sandali. Gayunpaman, mas mahusay si Ricardo kaysa kay Shannon. Bigla niya itong nahuli at sinuntok sa tiyan, sa sobrang sakit ay halos mahimatay si Shannon. Pagkatapos ng suntok, halos hindi na siya makabangon at natalo sa isang sipa. Tinawanan siya ni Ricardo at inabutan siya ng gunting. Sa pagtanggap sa kanyang pagkatalo, ginupit ni Shannon ang kanyang buhok. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na may maikling buhok at pinagtatawanan ng lahat. Pagpasok niya sa klase, lalaki ang tawag ni Ricardo sa kanya kaya mas lalo siyang nagagalit sa kanya ngayon. Nang hindi pa rin tumitigil sa pagtawag sa kanyang pangalan, inatake niya si Ricardo sa gitna ng klase. Agad na pinaghiwalay sila ng guro bago pa magkasakitan at dinala si Shannon sa opisina ng punong guro. Tinawagan ng principal si Danny para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kalokohan ng kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Danny para sa abala at ipinaliwanag na siya ay agresibo dahil hindi siya naging mabuting ama sa kanya. Nakiusap din siya sa principal na pagbigyan siya sa pagkakataong ito. Nang pumunta si Shannon sa cafeteria para kumuha ng tanghalian noong araw na iyon, hinarang siya ng ilang mga babae. Sumali na rin sila upang tulungan si Ricardo na guluhin siya araw-araw sa paaralan. Sinigawan ng kaibigan ni Shannon ang mga babae dahil sa pagsuporta nila sa isang bully ngunit hindi nila siya pinapansin. Dahil sa ayaw niyang gumawa ng gulo, umalis si Shannon na wala siyang tanghalian. Naalala niya ang kanyang ina na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng interes sa kung fu. Habang ang karamihan ng mga ina ay binibihisan ang kanilang mga anak na babae ng mga damit na parang prinsesa, sa murang edad pa lang, sinanay na siya ng kanyang ina upang maging matatag. Naniniwala siya na kailangan ng kung fu ang mga batang babae na tulad ni Shannon gaya ng kailangan ni Shannon ng kung fu. Noong gabing iyon, tinawagan siya ni Danny at pinauwi siya sa weekend dahil 3 buwan na siyang hindi umuwi. Nag-aatubili si Shannon ngunit sa huli ay pumayag siyang bisitahin siya. Pagkatapos makausap ang kanyang anak, tumawag din si Danny ng isang investor at hiniling na pumunta upang subukan ang kanyang bagong laro. Gumawa siya ng isang virtual na laro kung saan ang isa ay kailangang lumaban sa realidad upang manalo. Kinagabihan, umuwi si Shannon at nakita ang kanyang ama. Sinubukan ni Danny na pasayahin siya sa kanilang pag-uusap ngunit siya ay umiiwas at medyo bastos. Nang siya ay mapagsabihan dahil sa pagiging walang respeto, pinilit ni Shannon na tumawa at hindi siya pinapansin. Tinanong din siya ni Danny tungkol sa kanyang buhok ngunit iniwasan ni Shannon ang tanong at hindi sinabi sa kanya ang tungkol sa mga nambubuli sa kanya.
ng ungkati ng ama ang tungkol sa pagbabago ng kanyang pag-uugali pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, sinisi niya kay Danny ang lahat ng ito. Nasaktan sa kanyang mga sinabi, lumayo si Danny. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Shannon sa home office ng ama at nagmasid sa paligid. Napansin niya ang isang kakaibang kwintas sa mesa ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nakahanap din siya ng headset sa workstation at nagpas siyang isuot ito. Sa sandaling naisuot niya ito, pumasok siya sa virtual na mundo ng sinaunang China. Bigla na lang siyang inatake ng isang grupo ng mga tao ngunit mahusay niyang ipinagtanggol ang sarili. Napansin din niyang bumalik na sa pagiging mahaba ang kanyang buhok. Pagkatapos, nasulyapan ng kanyang mga mata si Ricardo na nakasuot ng tradisyonal na damit na Chino at nakikipaglaban sa mga kalaban. Lumalabas na ang mga kalaban niya ay mga tulisan na nagtangkang magnakaw ng pagkain sa bahay ng isang magsasaka. Nagulat si Shannon na si Ricardo ay gumagawa ng isang magandang bagay sa unang pagkakataon. Pagkatapos, ang pinuno ng grupo, si Norman, ay lumapit kay Ricardo. Gayunpaman, napatunayang mahina siya laban sa kahusayan ni Ricardo at bumagsak sa loob ng ilang minuto. Matapos tumakas ang mga tulisan, ibinigay ni Ricardo sa mga magsasaka ang sako ng butil na kinuha sa kanila. Sinundan siya ni Shannon at tinanong siya kung paano siya nakapasok sa laro. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Shannon na si Ricardo ay bahagi ng laro na may ibang pangalan at ganap na magkaiba ang personalidad kaysa sa tunay na Ricardo. Ipinaalam din niya sa kanya ang tungkol sa makapangyarihang magnanakaw na magkapatid, sina Norman at Tyson. Sila ay nagtipon at nagsanay ng isang hukbo upang magnakaw ng pagkain at mga supply mula sa mahihirap. Kaya naman, pinoprotektahan ni Ricardo ang mga tao sa kanyang bayan kahit kapalit pa ang sariling buhay. Dahil natalo si Norman, sigurado siyang darating ang kanyang kapatid na si Tyson para maghiganti. Sa ibang lugar sa kampo ng mga tulisan, galit na galit si Tyson. Ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tao upang manmanan si Ricardo, nag-aabang ng tamang oras upang salakayin ang nayon. Pagkatapos, ipinasyal niya si Shannon sa paligid ng nayon at ipinakilala sa Martial Arts Academy. Nakilala niya ang bully na si Daryl, na isa sa mga mabubuting tao sa virtual na mundo. Ang prinsipal ng kanyang paaralan ay ang guro ng martial arts. Naghinala sila na kasama siya ng mga magnanakaw at pinalibutan siya ng kanyang mga mag-aaral. Nang malaman na isa lamang siyang inosenteng dayuhan, humingi ito ng tawad at pinapunta siya sa kanyang silid para manatili siya sa kanilang nayon. Ipinakilala rin si Shannon sa pinuno ng nayon. Biglang nagkasakit si Ricardo at nawala ng malay. Isinugod siya ng grupo sa medic ng nayon, si Miss Aris. Siya ay sinanay sa martial arts at isang mahusay na mandirigma. Nang maglaon, gumaling si Ricardo, nag-ikot sila ni Shannon sa nayon. Nakarating sila sa isang lumang shed at nakita nila ang isang nakakatakot na tao na nagmi-meditate. Ipinaliwanag ni Aris na ang lalaki ay ang kanyang ama na isang taon nang nasa shed. Lumalabas na ang kanyang ama na si Bao ay dating manlalakbay na tumutulong sa mga tao at nanghuhuli ng mga tulisan kahit saan siya magpunta. Gayunpaman, pagkatapos mamatay ang ina ni Aris, hiniling niyang lumayo sa lahat at hindi na lumabas sa shed. Nanatili si Shannon sa nayon sa mga sumunod na araw at natuto ng iba't ibang pamamaraan ng martial arts mula sa pinuno ng nayon. Siya at si Ricardo ay magkasamang nagsanay at natuto ng maraming bagay mula sa isa't isa. Hindi nagtagal, naubusan ng pagkain ang nayon dahil sa pagdami ng mga nakawan. Binawasan ng pinuno ng nayon ang pang-araw-araw na pagkain sa isang araw, na mula sa tatlo ay naging dalawa na lamang. Nababalisa ang mga manggagawa at mga sibilyan dahil hindi magtatagal ay maaari silang mamatay sa gutom. Kaya naman, sa gabi, pumunta sina Shannon, Ricardo, Daryl, at Aris sa bahay ng mga magnanakaw para magnakaw ng mga butil. Gumamit ng tube at dart si Daryl para mawala ng malay ang mga bantay. Pagkatapos, pumasok sila sa storage room at naghanda upang hakutin ang lahat ng pagkain. Gayunpaman, tumunog ang alarma, na alertuhan ang lahat ng kalaban na may nakapasok sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad, dumating si Aris at hinarap ang mga kalaban upang iligtas sila. Ang natitira sa grupo ay nag-aatubiling tumakas nang wala siya. Kinaumagahan, hiniling ni Shannon sa pinuno ng nayon na iligtas si Aris ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil nahuli si Aris na nagnanakaw at ito ay labag sa kanilang patakaran. Pagkatapos nito, pumunta siya sa shed para humingi ng tulong sa ama ni Aris na si Bao. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at kung paano niya sinisi ang kanyang ama sa nangyari.
Sinabi ni Shannon na ang kanyang ama ay napakabait sa kanya at inamin na nagkamali siya sa paninisi sa kanyang ama. Malapit na siyang mawala ng pag-asa nang biglang lumabas si Bao sa shed, determinadong iligtas ang kanyang anak. Inatake ng grupo ang bahay ng magnanakaw at nilabanan ang gwardya pagkatapos ay iniligtas niya si Aris. Ang mag-ama ay muling nagkita at nagpa siya na maglakbay tulad ng dati. Nais ni Shannon na manatili sila sa nayon hanggang sa ganap na mawala ang mga magnanakaw ngunit sinabi ni Bao na naniniwala siya na kaya nilang pigilan ang mga magnanakaw. Matapos malaman ni Tyson na inatake ang kanyang mga hukbo, naghanda siyang salakayin ang nayon kasama ang kanyang mga sundalo. Dahil inaasahan nilang maghihiganti ang mga magnanakaw, nag-isip ng paraan sina Shannon, Ricardo, at Daryl para pigilan sila. Alam ni Shannon na may paraan para talunin ang kalaban dahil laro lang naman ito. Pagkatapos, naalala niya ang kwintas na nakita niya sa mesa ng kanyang ama na eksaktong tugma sa kwintas na suot ng isang sundalo. Masaya siyang nagpasalamat sa kanyang ama para sa pahiwati. Makalipas ang ilang oras, sinalakay ni Tyson kasama ng kanyang mga sundalo ang nayon. Ang pinuno ng nayon at ang kanyang mga mag-aaral ay nakipaglaban sa kanila ng buong lakas. Sa gitna ng labanan, napansin ni Shannon ang kwintas at ang lalaking nakasuot nito. Gayunpaman, habang sinusubukang labanan siya, siya ay pinatay at bumalik sa katotohanan. Ayaw ni Shannon na sumuko at muling isinuot ang headset. Lumalabas na mayroon pa siyang isang buhay na natitira, na ibig sabihin ay may pagpapatuloy niya ang laro kung nasaan siya kanina. Sa pagkakataong ito, binugbog niya ang sundalo at kinuha ang kwintas nito. Sa pagbukas ng locket, nakita niya ang larawan ng kanyang ina sa loob. Sa isang segundo lang, nawala ang lahat ng sundalo ni Tyson dahil nalaman ni Shannon ang clue. Nang si Tyson na lang ang natitira, nadaig niya siya at nanalo sa laban. Kasunod noon, makikita sina Shannon at Ricardo sa gilid ng ilog. Sinabi niya kay Ricardo na namimiss niya ang kanyang ama at hiniling sa kanya na ibalik siya sa realidad. Nangako si Ricardo na hindi siya kakalimutan at ibinalik siya sa realidad. Sa wakas ay nakabalik na si Shannon na ilang oras lang ang lumipas mula nang nagsimula siyang maglaro. Lumalabas na si Danny at isang potensyal na investor ay nanonood sa kanyang paglalaro sa simula pa lang. Niyakap ni Shannon ang kanyang ama, humingi ng tawad sa pagiging masungit sa kanya. Ang investor ay labis na humanga sa laro at nag-alok siya na mamuhunan ng 10 milyong yuan. Sa darating na linggo ay gaganapin ang isang national level kung fu competition. Parehong nakilahok sina Shannon at Ricardo sa kompetisyon at napili sa iba't ibang dibisyon. Kailangan nilang manalo ng 4 na round para maabot ang finals. Sa araw ng kompetisyon, tumingin si Shannon sa paligid at malungkot na hindi niya nakita ang kanyang ama. Gayunpaman, ginawa niya ang kanyang makakaya at madaling nanalo laban sa tunay na Aris. Katulad nito, nanalo si Ricardo sa mga sumunod na round at umabot sa finals. Nilabanan ni Shannon ang isang lalaki sa semifinals at pagkatapos ng matinding laban, natalo niya ito. Ngayon, ang magkaribal ay kailangang lumaban sa isa't isa sa finals. Ang mga tao ay sabik na nanonood habang sila ay naghahanda sa pakikipaglaban. Sinimulan ni Ricardo ang unang pag-atake ngunit naiwasan ito ni Shannon. Gayun din, naiiwasan din ni Ricardo ang lahat ng mga pag-atake ni Shannon. Nagtapos ang unang round nang walang sino man sa kanila ang nakatama ng suntok. Pumito ang referee na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng round ngunit marumi maglaro si Ricardo at inatake pa rin niya si Shannon. Binawasan ang kanyang puntos ngunit hindi pa rin siya umatras. Sa sumunod na round, mukhang magkatugma sila sa husay at lakas. Biglang sinipa ni Shannon si Ricardo sa likod at natumbe siya. Galit na galit si Ricardo at muling lumabag sa patakaran at siniko siya sa likod ng kanyang tuhod sabay sinipa ang kabilang paa. Nasaktan si Shannon ngunit bumangon pa rin siya, handa na para sa susunod na round. Sa pagkakataong ito, sinipa niya si Shannon sa likod ng kanyang ulo, muling lumabag sa isa pang tuntunin. Muntik nang mawala ng malay si Shannon ngunit nakita niya ang kanyang ama na nakasuot ng mascot na alimango, na sumisigaw sa kanya mula sa mga manonood. Dahil sa panibagong motivation, tumayo siya para labanan si Ricardo. Naalala niya ang pamamaraan na natutunan niya sa virtual na Ricardo at ginamit ito sa kanya. Ito ay gumana ng maayos at napatumba niya si Ricardo at nanalo sa kompetisyon. Habang nagsisigawan ang mga tao, tumakbo siya papunta sa kanyang ama at niyakap ito. Sa huling eksena, bumalik siya sa paaralan. Nakipag-ayos siya kay Ricardo na nagkomento na karapat dapat siyang manalo sa huling laban. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe.
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.